So kung first time mo manonood dito sa channel na to, I'm Niza Gueco. Itong channel na to is about freelancing. So naglalabas tayo ng videos for newbie freelancers para makapag-start sila ng freelancing from scratch. Kung interested ka mapanood yung iba sa video series na to, so ito yung freelancing mini-series. Kung interested ka mapanood yung ibang videos, tingnan mo sa description sa baba yung link ng playlist. Tapos, tingnan mo dun, start mo dun sa umpisa. Nandun lahat ng magiging videos natin at saka yung mga past videos na. Thank you! Hi! So, today, pag-usapan natin all about interviews sa freelancing. Marami kasi nagtatanong or marami yung natatakot mag-start ng freelancing kasi natatakot sila sa interview. So, ang ending, dahil takot silang ma-interview, ang ending, hindi na sila nag-a-apply. So, pag-usapan natin kung ano yung mga dapat nating malaman about sa interview and kung dapat pa talaga siyang katakutan. At saka kung ano yung mga dapat nating gawin pag sa interview. Yun. So, ako, personally, one reason kung bakit ko ginagawa tong videos na to kasi hindi ako confident sa speaking skills ko, lalo na sa English. Hindi ako magaling verbally. So, pangpalakas loob lang dyan sa mga sa inyo. Hindi mo kailangan maging magaling sa English. Katulad ko. So, hindi, kunwari ako nung nagsistart ako, talagang takot na takot na takot ako sa interview. So, ayoko nang ini-interview ako. So, parang pag may nabasa akong Skype dun sa Upwork job post, naku, hindi ko na ina-applyan. Tsaka pag may nabasa akong calls, ganyan-ganyan, or pag may nag-reply sa akin, tas may Skype, sabi ko, hindi ako tumatanggap ng Skype, hindi ako lumalabas ng Upwork, ganun. Palusot, diba? So, ayoko kasi talaga ng ini-interview. So, kung ayaw nyo rin ng ini-interview, huwag kayo mag-alala, hindi pa huli ng lahat. Ay, hindi pa end of the world dahil unang-una, maraming jobs ang hindi nag-i-interview ng video. Pero, syempre, as you go, kailangan rin masanay ka na kailangan mo rin tanggapin. Pero kung sa umpisa takot ka, walang masama dyan, huwag niyong papakinggan yung mga nagsasabi na kailangan matuto ka, kailangan harapin mo kahit takot ka, ganun. So, huwag niyong makinig doon and huwag kayong ma-stop. Kasi meron din namang mga hindi video interview. Pero, make sure na as you go, hanggang nakakakuha ka ng confidence, as you go, magiging open din kayo sa interviews, okay? So, yun. So, pag-usapan natin, ano ba yung mga klase ng interviews sa freelancing? So, syempre, unang-una yung video. Sa Skype yan, or sa Zoom, or Hangouts. So, usually, magsiset si client ng time, tapos mag-uusap kayo doon or pwedeng magpapaschedule ka doon sa scheduling app ni client kung kailan siya free. Tapos, yun, mag-uusap kayo ng video, face-to-face, ganyan. Tapos, yung isang kind ng interview is call lang. So, pwedeng walang video, mag-uusap lang kayo, boses lang. Tapos, yung isang interview naman is chat. So, mag-chat lang kayo sa Skype, ganun. Tapos, may isa pang interview, parang sa chat din. Pero, email naman. So, hindi ka kailangan tutok. So, pwedeng interview na yung sa email. So, yun. Para dun sa mga takot ma-interview, marami pang klase ng clients na ayaw din ng... Meron din mga clients na ayaw kumausap kasi eh. So, meron akong client before. Ano din siya, parang siyang introvert, ayaw niya nakikipag-usap. So, yung sinasabi kong, yung last, sa last video, yung sinabi kong first VA job ko, ano lang, pati siya takot na, pati siya kinakabahan nung nag-Skype kami. Pero nag-Skype kami, sabi niya, 5 minutes Skype lang to, gusto ko lang makita yung itsura mo and makausap ka, para alam, malagyan ko ng muka yung pangalan, yung parang ganun lang. Para alam niya syempre kung sino yung katrabaho niya, pero wala pa kami 1 minute or mga 2 minutes ganun. Tapos na yung interview, kasi nga pareho kaming ayaw ng ano. Pero ayun, tumagal ako sa kanila ng almost 3 years.
na parang na-elect lang si Trump and nalugi yung company niya kaya nag-stop. Pero kung hindi, nandun pa ako siguro sa kanila. So, yun. May mga clients din na ayaw ng interview. So, kahit mawala ng pag-asa kung natatakot kayo sa interview, dapat mag-apply pa rin kayo. Ayun. So, yun yung mga klase ng interviews. Tapos, pag-usapan naman natin, sino yung nagkakonduct ng interview? So, una-una, syempre si client. Lalo kung maliliit na kumpanya, kung hindi pa kumpanya, kung personal yung mga hinahanap niyang freelancers, or maliit yung business niya, like, kunwari siya lang yung tao, or konti pa lang yung tao niya, pwedeng siya yung mismo yung nagkakonduct ng interview. Second, pwedeng VA niya. Kung kunwari, si client, naghahanap ng writer, pero may VA na siya. Pwedeng si VA yung mag-i-interview kay freelancer kasi siya yung naghahanap ng client eh. So, iuutos niya lang kay VA na ihanap mo ako ng ganito-ganto. So, si VA magpo-post ng job, si VA mag-i-interview, si VA mag-hire, ganun. So, mostly ganun yung mga nakakaano nyo kung minsan Pinoy yung nag-i-interview sa inyo. So, ibig sabihin nun, medyo may ibang tao na si client, hindi ikaw ang first. Pero kung si client, yung kausap mo, may chance na kayong dalawa lang yung magtatrabaho. Pangatlo, hiring manager. So, usually sa mga agencies or yung mga malalaki talagang company, meron si client na hiring manager na yan talaga yung trabaho niya. Pinabayaran siya ng client para mag-hire at saka mag-screen ng applicants. So, yun. Mostly din, makakasalamuha mo yan, Pinoy. Yung mag-interview sa'yo, kukunin kayo si Skype, ganun. Yun. So, usually, mga agency, outsource, ganun. Or malalaking kumpanya ni client. So, alam na natin yung kung sino nag-interview at ano yung mga interview types. So, pag-usapan naman natin yung mga dapat natin gawin bago tayo mag-interview kay client. So, syempre, common sense na pag siniset niyo yung oras, alamin mo na kung video siya, alamin mo na kung call siya, alamin mo na kung anong oras, time zone, tingnan nyo mabuti yung time zone dahil nakakalito talaga yung time zone na yan. Siguraduhin nyo na yun yung oras. Okay, so, pag nandun na sa interview na yun, ito yung mga tips ko para sa inyo. Number one, be 10 to 15 minutes early. So, kung 10 o'clock yung meeting mo, mga 9:45 or 9:50, nandun ka na. Mag-aantay ka na dun. Huwag yung sobrang sakto or huwag yung late ng ilang minutes. Hindi naman, hindi pwedeng porket wala pa yung client, okay lang sa'yo malate. Basta dapat before ng time ng interview mo, nandun ka na, nakaupo ka na. Kung may anak ka, nakausap mo na yung asawa mo, hawak na niya yung mga anak mo, or kausap mo na yung mga tao sa bahay na nakasara na yung pinto, wala nang manggugulo sa'yo. Sa interview yun eh, respeto mo sa client, hindi yung kakabukas pala ng client, umaakyat sa'yo yung anak mo. So, hindi ka masamang nanay kung para sa interview, ibibigay mo muna siya doon sa mga kasama mo sa bahay. Kasi respeto sa client yun. Ikaw ang hinahire niya, hindi yung anak mo. Siyempre, hindi yung anak mo. So, hindi. Ayun. So, siguraduhin yung walang distractions doon sa interview. At siguraduhin yung nakaupo na kayo and ready 10 to 15 minutes before the interview. Number 2, send a message that you are there. So, kung 15 minutes before, hi, I'm here waiting for the interview. Have a great day. And so, yun, ganun lang. Have a great day. Parang nagbabay. So, sabi mo, hi, I'm here waiting. I'm here and ready. Ganun. So, para alam niya na nandyan ka na. Tapos, usually, sasabi niya, okay, give me a moment. Or, okay, I'll be right there. Ganun. So, at least, alam niya na nandun ka. Kasi, marami ako nababasa na nag-i-interview ay na ini-interview na naiinis sila dahil hindi daw nagme-message yung client. So, ikaw yung ini-interview, at ikaw yung mag-message. Sabi mo, nandun ka na. Diba? Tapos may inis ka na pinaghintay ka. So, normal yun. Parang ni client yun. Kung may nangyari, yun, ganun. So, yun. So, magsabi ka na nandun ka na
10 to 15 minutes before ng interview, sabihin mo lang nandun ka na and ready para alam niya. At courtesy din sa kanya na dumating ka dun sa time na sinabi niya. Number 3, be presentable. So, syempre kung video, makikita ka ng client, kailangan presentable ka. Maayos yung buhok mo, hindi mo kailangan mag-makeup. Basta nakilang mascara to brush ka. So, and maayos yung buhok mo. So, hindi ka naka-pajama, naka-maayos kang shirt as much as possible, collared, ganun. So, passport picture lang. So, as ano lang, as much as possible, presentable ka. O, dapat. So, sinasabi kasi nung iba na parang okay lang, top lang yung ano yung mo, kahit naka-pajama ka na or naka-boxers ka sa ilalim. Kasi hindi ka naman makikita. So, for me, ayusin mo na yung, for me, ayusin mo na yung top at saka yung bottom. Sandali lang naman yun eh. Pwede mo naman siyang tanggalin agad eh. Kasi meron akong kwento. Meron akong parang kinuwento siya sa akin noon nung friend ko. Interview daw niya, lalaki. Interview daw niya, tapos naka-polo siya. Naka-tie pa daw siya. Pero naka-boxer siya sa ilalim. So, parang, okay lang. Kasi nga, yung taas lang naman yung kita eh. Kaya lang nang nag-i-interview na. Nakalimutan niya, wala siyang ball pen. So, naghingi siya or tumayo siya, kumuha siya ng ball pen. Nakita na naka-boxers lang siya. So, pero na-hire naman siya doon. Pero, di ba, makikita nung client na naka-boxers ka sa baba or naka-butas na pajama ka sa baba. So, kung interview, mas maganda kung presentable na rin. So, pwede naman black pants lang, hindi naman kailangan slacks at hindi mo naman kailangan mag-heels. So, basta presentable lang pagka bigla kang napatayo na hindi mo na malayan, diba? So, para maiwasan natin yung accidents na ganun. So, yun, nakakatawa naman siya, na-hire naman siya. Pero, kung maiwasan natin, iwasan natin. Number 4, smile. So, syempre, unang-una, pag hello mo pa lang, umiti ka na. Kasi, mahirap makipag-usap sa taong... Oh, alam ko, syempre, kinakabahan kayo. Pero, smile. Nakaka-release din ng kaba yung smile. Alam ko yun. Kasi, diba, takot nga ako sa interview. So, alam ko, way yun yung ng pag-release ng kaba ng konti. Parang, isi-set mo yung mood. Kasi, kung seryoso ka, seryoso si client, mas nakakatakot yun, diba? So, simulan mo na sa ngiti. Para, approachable ka agad, diba? Yun. Tapos, number 5, be yourself. So, yun, syempre, syempre mapapanggap na, mamaya nagpapanggap ka na sobrang, paano ba, sobrang formal, or sobrang, like, kunwari si client fun, magpapanggap ka as fun, tapos, pag by the time nakatrabaho ka niya, mapapansin niya, ay, hindi naman to ganun, bakit ganito to nung interview, ganun. So, be yourself lang, kung paano mo talaga sasagutin yung mga tanong niya, kung ano ka, ganun. So, wag kang magpapanggap and wag mong i-exage yung mga skills mo sa interview. Mas maganda yan kasi kung matanggap ka, sarili mo yung tanggap, hindi yung pinagpapanggap mo, di ba? And kung hindi ka naman matanggap, edi okay lang. Hanap ka ng iba na tatanggap sa'yo. As you. Parang love, di ba? Joke lang. So, yun lang. Sana luminaw yung about sa interview. And sana yung mga natatakot mag-start dahil takot sa interview. Sana nabigyan ko kayo ng konting lakas na loob mag-start. Kasi hindi lahat ng interview ay videos at hindi lahat ng interview kailangan diretsong English kung hindi ka confident. So, yung mga ibang client, okay lang sa kanila na hindi diretso lalo kung hindi naman goals yung hinahanap nila. Okay lang kahit hindi ka sobrang fluent na American English. As long as naiintindihan ka nila, yun yung importante. So, wag mong hayaan na yun yung fear mo na yun, yung mag-stop sa'yo, maging freelancer. So, yun. Just make sure na i-improve mo pa rin at maging open ka pa rin in the future na ma-interview at umayos yung English mo kung taot ka mag-English, diba? So, yun lang. Thank you.